Hello po mga Kalingap. Hi mga Kalangga. Please support Trending Pia. Thank you. Welcome to my channel, Trending Pia po. Ayan, bago natin start ang ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord. Lord, thank you po. At syempre, pasalamatan natin na may-ari ng video. Ruel of Malala, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po. At syempre, kay Rachel Morales Vlog. At huwag kalimutan, supportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rav, Ate Edna, at lahat po ng mga charity vloggers, guys. Please support po natin. Ayan. At syempre, suportahan po natin lahat ng mga reactors, ayan, at marami pong salamat po pala sa lahat na nag-comment, sa magla-like, magsa-subscribe. Thank you so much po. Ayan, i-reaction video po natin ang pabahay ng ating mga titas, mga golden titas po. Kasi kung hindi nyo po alam, guys, ang lahat po ng golden titas ay nasa ano po, nasa Croreps po sila. Ayan, bukod sa may sariling pabahay po, support pa rin po sila sa programa ng Croreps. Kaya panoorin po natin. Hello mga Kalingap, welcome po sa ating YouTube channel, ang Rowell of Malalag. So ngayong araw na ito mga Kalingap, ay muli po tayo mag-update sa kabahay natin kay Nanay Francia. Ayan, sa kay Nanay Francia. So, mga Kalingap sa lugar po ng ating nabili na loob. Wow. Ayan na, ang update sa pabahay ng mga titas, mga golden titas. Grabe, ang bilis. Wow. Ang bilis lang, mga Kalingap. Update natin ngayon. Ito yung kwarto ni Nanay. Si Nanay Francia, siya yung may bahay sa Bacawan. Na minsan delikado, lalo pag lumalaki ang tubig. Tapos ito yung nabiling lupa na buti na nga lang. Mura lang kasi ito nabili na bago kasi namatay yung may-ari, di ba? Tapos buti na lang nagkabayaran na kaya ayan, may pinatayuan na ng bahay. So bali, ano lang po ito mga Kalingap? Kagaya po ito sa bahay po ni Nanay Lilia. Ayun, ang bahay po pala ni Nanay Francia ay tulad lang din ng paggawa po ng first pabahay po ng Croreps family. At ang susunod po ulit namin pabahay ay ang Lilia din po, yung 100 years old po. Parehas ko ng sukat, pati po porma. Ay, hinukay pa pala oh. So ito po yung sinasabi ko mga kanilin sa gilid po ng, ano, ng bundok. Bundok. Pero ito sobrang tigas po ng bundok na ito mga kanilin. Yan, nahirapan po sa pagbungkal kasi bato-bato na po ito mga Kalingap. Kaya dyan po, solid po na ano dyan, no? Yung dingding. Kasi sa gilid nun is bundok na po mga Kalingap. Mm. Ganyan po ang style po ng bahay ni Nanay. Since po ang lote ni Nanay Francia is nasa gilid po ng bundok. Malaki rin yan. Malaki-laki rin. Bilis lang. yung isa na lang doon kulang. Sa libot na. So kagaya din ito kay Nanay ano, tayo no, Nanay Lilia. Doon sa Matuog sa ano, sa Mandemoncito. Yan. Malapit-lapit na rin kasi may ano na eh, mataas na ang hollow block. Kasi kaya siguro natagalan kasi nga hinukay pa po. Okay pa naman yung materialis ay. Marami pa naman. Ganun yung ano eh. Ganun yung nagpapagawa eh. Pagtatanong ko yung materialis pa, syempre para dire-diretso ang gawa ng magagawa. Ito dyan. Yan, patapos na to at ang sunod po talaga dito yung pabahay namin. Kay Nanay Liliang, 100 years old po. Lima na lang. Simula na po yung sa lalong madaling panahon. Deliver tayo niyo. Ano po? Oo, kasi 500 yan. Mas madali tayo no, pag buo talaga. No? Kontra sa kahoy yung ano. Ah, maglagay ng biga. Para mas matibay. Yun. Totoo yun. Maganda kasi yung bawat ano, yung sa taas, may biga talaga. Kasi yun ang pampatibay, no? Tapos to sa ilalim, beam. Kasi ano, parang karpentero, no? Mas matibay yun. May biga sa taas. Ang dami ng pabahay ni Dudu. Doon tayo din naman po.
delikado doon sa gilid niyan kung ano. Pag malagyan na yan ng ano diyan, aloe blocks. Yung lupa diyan din naman. Ano yan, dikit-dikit yan sa lupa. Kasi matibay naman yung ano no, yung lupa, matigas na, puro bato-bato. Alam niyo po ngayon ang pagpapagawa ng bahay, sobrang mahal po, sobrang mahal. Sobrang mahal po ngayon ng mga materyales. Update natin sa ating pabahay po, ang kalimut na ni Francia. So pag matapos po ito, siguro malilinisan po yung paligid nito, gaya po nito mga kalimut. Medyo mataas po yung lugar, yun o. Sa Kuya Alex. Mataas po ang lugar. Papataas. Ayun, may highway. Malapit yung pala naman sa daang ano, kalsada. Ayun. Ang poste pala niya, ay matibay yan, PBC. Yung sukat po ng lupa ni Nanay. Matibay yan. 60 square meter lang po. Nasalagay ng semento sa loob, di ba? Pinaka ang poste. Yung boundary po ay dito po sa may... Congrats sa mga titas! Napakababait talaga ng mga titas. Talagang damang-dama ang pagmamahal sa mga langga, no? Grabe. Ang suporta. Grabe. Shoutout sa mga titas dyan. Ang mga titas po kasi si Tita Beng, Tita Sara, Tita Aris, Tita Capricorn, Tita Norms, Tita Gina, Tita Miranda, Tita Elise. Ayan, ang mga titas. Nakabili na po tayo. Wow, kulay blue din pala. Yeah. Diba, may kulay din ang bubong. Oh, may pambubong na pala. Talagang kompleto na. Tinatapos na lang talaga. Ito po ay lima na lang po. Oh, diba? Yan po ay ating dadagdagan pa. Ito yung ibang yero ginamit na dito pa. Sakaling uulan ay May silungan. Mataas yung bahay, no? Dahil rin ka, di ba no? Nagalaw na, oh. Oh. Bato-bato naman din na. Ang taba-taba ko na, guys. Tama ko. Kasi ano, di masayang ang araw. Ano diba? Si Kuya Alex. Ito na lang. Ito bagin. Pag matapos ito, dito na sa likod. Stress siya. Ang tagal kasi matigas din yung lupa nito eh, dapi. Ang tawag mo doon, dapi. Ang taas oh! Ang taas talaga oh! Ang laki lang yung lukay. Pader na to. Pader na yan dyan. Na. Pero nangangamba siya, baka dagupuho. Di naman ano? Hindi na yan. Tigas na. Didikit yung pader dito. Ayun nga lang no, nangangamba yun ba kasi baka gumuho daw. Yung ano dito, yung pintuan sa likod. Ano, bakante pa yun dyan eh. Ano pa rin na? Ibago na pa rin dyan. So, bali, ano siya, murag pahak na. Ang lalim din ng hinukay po. Grabe. Siguro ilang araw din tong hinukay, no? Parehas dyan nagporma kaya, no? Ang lalim. Ah, ganun pa rin yung design. Ganun pa rin yung design. Tapos yung sukat. Parehas lang. Pero mas ano eh, kay full cemento na. Oh. Mga ano yun? Ilan lang palang, ilan ang gumagawa? Tatlo. O apat. Ah, apat. Mga apat siguro. Alam nyo guys, ang sarap tumira sa ganyan. Malamig. Lalo na ngayon, sobrang init po ng panahon. Mag-ingat po tayo. Sobrang init po. Kahit talagang tag-ulan na, sobrang init pa rin. Kaya todo aircon lang tayo, no? Badre, naman yata. Yan. Yeah.
mga kalingap. Hindi natin inasahan po ano, mga kalingap, na sa ganitong lugar ay pwede po magpatayo ng bahay. Kaya napakaswerte po. Si Nanay Franza, no, dahil po siya po ang ating napili na. At siya po ang napili ng sponsor natin, no, na bibigyan po ng ganitong bahay. Wow! Congrats po, Nanay Francia. Salamat sa lahat po ng mga tumulong sa mga sponsor po ni Nanay Francia. Maraming salamat po. Sa lahat po ng sponsors. Ito pang lupa na ito, mga kalingap. Galing po yan sa tinibag po na ano doon. Yung sa may ang daming sa lupa. Dami pa ng bak. So, napaka ganda po ng pwesto ng bahay ni Nanay. Kasi po, mga kalingap. Mataas. Mataas po, ano? Mm-hmm. Mataas po yung lugar. Yes, tudong mataas. At isa pa, walang masyadong bahay, no? Kaya mm-hmm. pwede si Nanay magtanim po sa paligid, no? Pwede po niya i-occupy doon sa taas, magtanim po siya doon. Kaya sa harap, magtanim po siya ng mga gulay. At napakaganda din po kasi... Diba? Si Dudong kasi, nung binata, parang nag-asawa na eh. Sorry. Hindi, nung kasi si Dudong, nung mga nag-aaral pa, diba, nung nasa Malalag pa, mahilig din siya magtanim. Kasi may vlog siya na nagtatanim siya, diba? Malilim lang, no? Malilim. Yun ang importante, malilim. Tabing kasada lang po ito, mga kalina. Kasi sobrang init na po ngayon talaga ng panahon. Yan po kasada. Sa kabila naman yung National Road. Ito po mga bakal na ating mabili po na. Hangin. Lima na lang ka siminto. Ay? Kulang lima na lang ang kulang. Ha? Lunes ngayon, di ba? Merkulis. Merkulis ba ngayon? Oo. Ibis ba? Merkulis yata. Wednesday ngayon. Wednesday ngayon? Oo. Bilis lang. Congrats po sa mga sponsor dito kay Nanay Francia. Ang biyaya na inyong itinulong ay babalik po sa inyo na sobra-sobra pa. Siksik, liglig, umaapaw pa. Pag gapo, pag... Tingin dati, parang dito lang. O, abigyan na ako. Tumulong doon. Hindi ko lang, lumayo. Boundary na kasi doon. Sayang man kung... Yun yung pinakasagad ng boundary. Oo, sagad na yun. Dito lang yung may... Yung may poste. Oo, yun yung area sa harap. Kasi kung sa likod maglagay, hindi man pwede. Oh, yan. At ito rin. Pumasok ka dyan sa kahoy, di ba? Labas na yung kahoy. Labas na yan. Oh. Napakaswerte talaga ng mga natutulungan ni Dudong. At napakaswerte rin talaga ni Dudong sa mga sponsor. Kasi ganyang kababait. Talagang suportado kay Dudong. Lalo na sa mga time na kailangan talagang tulungan, kailangan pabahayan. Ayan, sumusuporta sila. Di ba? Oo, kana. Ayun itong stick yung isa. Konektado na yun dun sana. Para at least dito sa gilid, saka sa harap yung ano, pesto ni Nanay na, ano, bakante. Magtanim-tanim. Kaya, yun. Ito po, mga kalingap, ang kahoy sa tapat. Pero hindi po siya magiging sagabal. Ano? Kasi ay, hindi, delikado nito, pag may... Ano itiks. Ba yung niyog? Delikado itiks. Pag dapatan niyog. 15 days. Napaka-supportive na tip net do dong Rowen. Bago ng permit ng GNR. Bago maputol. Sabi ko, yung isang buwan na binibigay ng GNR, 16 days, 15 days to 1 month. Tapos na yung bahay. Ganun talaga eh. Kahit sarili mong puno yan, hindi po basta-basta yan maano. Mapuputol. Bawal po kasi magputol, di ba, ng mga puno. Ngayon po lang na-experience yun. Ganun pala kahirap. Mahirap na. So ito na guys, ito po ang update sa bahay ni Nanay Francia. Ayan, sinimulan ko to kasi ang sponsor ni po ay mga titas din. At syempre, request ng ating mga titas, ayan, na ating i-reaction video. Kaya maraming salamat po sa mga titas na talagang
napakabubuti ng loob na talaga ang nasa puso ay talagang pagtulong. Maraming maraming salamat po. At syempre, salamat kay Ruel na talagang grabe. Kitang-kita niyo naman ang kanyang pagtulong, 'di ba? Yung kanyang adhikain sa pagtulong, yung kanyang ginagawang pagtulong, 'di ba? Kahit nga nilalagnat 'yan, kahit may sakit 'yan, basta pagtulong, dire-diretso 'yan. 'Di ba? Ganyan kasi yung mga tao na talagang likas na matulungin, na laging naka-alerto kasi gusto nila, kasi yung mga tao, yung halimbawa, katulad ng ginagawa, kasi gusto nila matapos na. Kasi ang sarap ng pakiramdam, no, ng isang vlogger na matatapos na yung bahay na pinapagawa mo, tapos ililipat na yung bibigyan ng bahay, yung susurenderan. Ang sarap-sarap sa puso. At saka alam nyo, napakalaki ng indulgence niya kay Lord. Kaya sa lahat ng mga tumutulong, indulgence din po yan kay Lord, syempre. Kaya bago ko patuloy ito ating video, ayan, bago po ako magtapos sa ating reaction video, ayan, mag-iwan muna tayo ng verse, syempre. Maaring ipinid ko ang langit, ayan ang kapangyarihan ng Diyos, guys, ha. Kaya tayo, magsisina po tayo sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Kasi sabi nga sa 2 Kronika, verse chapter 7 verse 13 to 16, maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng balang para salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang aking salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ng kanilang mga kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Itinalaga ko ang bahay na ito para mamalagi dito aking pangalan. At mamahalin ko ang puok na ito magpakailanman. O, di ba? Ang ganda ng pangako ng Lord, basta ikaw ay magbalik loob sa Kanya. Ibabalik niya sa atin ang kasaganaan sa ating buhay. Di ba? Ganun po kabait ang Diyos. Kaya, lagi po natin yung tatandaan. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sa nanood. Sa nag-like, nag-share, nag-subscribe kay Trending Pia, maraming salamat po. Supportahan po natin ang mga charity vlog po ng ating Rule of Malalag. Kasi po, yan po yung mga pagtulong. Ayan, maraming salamat po. Bye-bye guys. I love you. Ingat palagi. Shout out po sa Crow Reefs family. Ayan, shout out po. Ayan, thank you so much po.